Good afternoon, ma'am. Magen. Andito po ako ngayon sa loob ng boarding house ko. Nilagyan ko lang ng kurtina yung paligid para hindi makita yung mga kalat sa likod. Hindi kasi ako nakahanap ng magandang background kasi gabi na ako nakauwi. Kagabi galing sa school. So, dito na ako sa boarding house. Kasalukuyan po, nakaupo ako ngayon sa hinihigaan ko sa Catherine. Dito na rin ako kumakain, humihiga. Ito na yung ginagawa kong lamisa pag nagluluto. Lahat dito na, pati sa pag ano, yung pag nanonood ako ng TV, dito na rin ako umuupo. Ito na rin yung sofa ko. So, ang ipipresent ko po ngayon ay about sa regalo sa akin nung birthday ko way back in 2011. Opo, ganun po. So, ang poem ko po ay about sa isang regalo sa akin. Ito po yung regalo sa akin na hanggang ngayon ay nagagamit ko pa rin. Cellphone po or telepono. Samsung. Ano na to ngayon eh? 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 years na po ito sa akin. Mula nang inregalo sa akin. Pero hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin paminsan-minsan. So, babasahin ko na ang poem na ihahandog ko para sa project sa Philippine Literature. Okay. Ang title ay Regalo. Kulay kahil na ang sikat ng araw. Kunting oras na lang at matatapos na. Ngunit, wala pa rin mensahe mula sa mga kaibigan, katrabaho, o kahit sa sariling pamilya. Napaisip na ako na baka nga lahat sila ay nakalimot na. Ganun pa man, ako pa rin ay may pagtawa ng walang tunog. Ilang taon na lang bago ang pintuan ng dormitory ko, isang aninag na naglalakad patungo sa akin. Ang kapatid kong lalaki ay may bitbit na kulay bughaw na supot at siya ay may maaliwalas na itsura. Happy birthday, kuya, ang unang salita na aking narinig. Ako'y natuwa sa payak ngunit nakakagiliw na salita. Agad binuksan ang kulay bughaw na alapot na kanyang inabot. Isang maliit na kahon na may sulat na Samsung ang nasilayan ng dalawa kong mga mata. Ako'y nagulat na parabang bola na pilit ipinagdidribble ng paulit-ulit. Buong akala ko nakalimot na ang lahat. Ngunit hindi pala. Oo, bagong telepono ang laman ng regalo. Telepono na ilang taon kong pinangarap at hinangad. Telepono na sa telebisyon ko lang nakikita pero ngayon hawak-hawak ko na. 7 taon na ang nakaraan. Pero ang alaala na iyon ay nananatili pa rin sa puso at isipan. Buhay na buhay pa rin ang inregalo at alaala. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman na mapapantayan ng kahit anuman. At iyon na ang pinaka the best na dumating sa aking kaarawan. Salamat sa regalo, kapatid ko. So, yun na yung poem na ginawa ko at sana magustuhan ni Ma'am Magan. Salamat, Ma'am. Okay. Bye-bye.